Hi everyone! So welcome back again dito sa aking YouTube channel. It's me again, your Ate Pat. And for today's video, tuturuan ko kayo kung paano nga ba or saan natin makikita ang transaction history sa ating mga GCash account. Dahil hindi naman lahat makikita natin yung mga transaction history, just in case lang na meron kayong gustong tignan or binabantayan nyo yung mga ginagastos nyo. So ngayon tuturuan ko kayo, just in case lang na hindi nyo siya makita at magre-request tayo, papakita ko sa inyo step by step. Pero bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ay mag-subscribe ka na and hit the bell button para lagi kang updated sa mga video tutorials natin. Ayan guys, so ang una natin gagawin, kailangan natin i-open yung GCash account natin. So ngayon, nandito na tayo sa ating GCash account and kailangan natin pumunta sa inbox. Ayan, sa baba, ito. Ayan, inbox. So, andito yung mga transaction history pero hindi lahat guys, andito, hindi lahat makikita nyo dyan kasi limited lang yan. Yung mga matagal na transaction nyo, hindi nyo yun makikita. Kaya ang gagawin natin, magre-request tayo. So, paano nga ba mag-request, no? So, ngayon pupunta tayo dito sa transaction. Ayan, sa baba. Sobrang dali lang nito guys. So, ngayon, scroll down nyo lang. Ayan, tapos may makikita kayo dito sa baba na request transaction history. Ayan, and then select option. Ito, pindutin nyo. So for example, gusto kong makita yung transaction ko na last 7 days or last 30 days. Pwede rin custom. And then select lang tayo ng date. Anong date ang gusto mong makita na transaction history. So sa pagpalagay natin, gusto kong makita yung transaction ko noong nakaraang October 20. So October 20 mo, ito October 20, 2023 yung ilalagay mo. Tapos 2. So lalagay mo dito hanggang saan ba yung gusto mong makita. So, ang kailangan ko kasi, sa akin kasi guys, kailangan ko yung transaction history from October 20 to November 17. So, ang mangyayari from October 20, 2023 to November 17, 2023, after nyo na malagay, submit request nyo na. Then, i-click nyo lang itong OK. Ayan. So, kapag na-click nyo na yung OK, pwede nyo na yan i-X. Ayan. So, ang gagawin naman natin ngayon ay pupunta tayo sa Gmail natin. So, ayan. Kung nakikita nyo, meron ditong reply si GCash. Ayan. And then, pindutin natin. Dito kasi, guys, merong password. Dito din ako nahirapan last time. Ang gagawin nyo lang dito, lalagay nyo lang yung last name nyo. For example, yung last name ko kasi yung Atelier ko is Algabre. So, lalagay ko dito Algabre. So, dapat yung ilalagay nyo, hindi big letter. Dapat, ano lang, small letter lang lahat. Tapos, ilalagay nyo naman yung password ng, hindi password, I mean last number nyo, last number ng number niyo, for example, yung number ko sa GCash is 0965 39, ganun. Diba, ano yan? Diba, 11 numbers yan. So, yung panghuling apat na numero, yun yung kukunin mo. For example, 09, ito yung number ko, 09364669189. For example lang to. Bilangin natin, dapat 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11. So, ito yung number ko sa GCash. Ito yung nakaregister. Ngayon, kailangan lang natin yung apat na number na nahuli, na nasa huli. So, ayan, didelete natin yung nasa una. Ayan, ititira natin yung apat na number na nasa huli. Sana guys na ano nyo, na gets nyo. Ayan, sobrang specific na nito. And then, i-okay mo na. At dahil hindi ito yung password ko, uulitin ko muna. Pero ito pero yung gagawin yung proseso ganito, pero example ko lang kasi itong password na to para maintindihan nyo. So, kiklik ko yung totoo kong password.
So, eto guys, na-type ko na yung password ko. Yung sa password pala guys, baka magtanong kayo kung bakit may password, hindi ka naman gumawa ng password. Ang gumawa ng password na to guys is si GCash. So, hindi tayo. Kaya sinasabi nga ni GCash nung nag-send siya ng email, kailangan ilagay yung last name at yung phone number last nung naka-register na number sa GCash. Tapos, kapag na-type mo na, okay mo na. Ayan. So, ito na yung transaction ko guys. Ganito lang kadali. Ganyan lang. So, balik tayo sa email. Para mas maintindihan nyo, para hindi na kayo magtanong. Ito yung email sa akin ni GCash, guys. After natin makapag-request, ito na yung email niya. Sabi niya dito, to open the document, simply type your last name registered to your GCash wallet. So, last name meaning apelyido mo. Apelyido lang ah, hindi kasama yung pangalan. So, dapat naka-small letter siya lahat. And then, followed by the last 4 digits of your GCash mobile number. Yung sinabi ko sa inyo, di ba 11 digit yung GCash mobile number natin? So, yung panghuling 4 na numero lang yung ilalagay nyo. Hindi yung buong number, yung apat na panghuling number lang talaga. Ayan. So, please make sure to use lowercase letters when typing your password. So, lowercase letters, so meaning small letter lang lahat, no? Hindi siya pwede big letter. So, ayun lang guys, kung nagtataka kayo kung bakit merong password, hindi naman tayo gumawa ng password. Si GCash po gumawa ng password na yan, hindi po tayo. So, ayun lang naman guys, and maraming salamat sa panonood, and sana nagustuhan niyo yung video na to. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay mag-subscribe ka na and hit the bell button para lagi kang updated sa mga YouTube uploads natin. Ayan. So, thank you guys. Kung meron kayong tanong, i-comment nyo lang sa baba. Sumasagot naman ako agad once na nabasa ko yung mga comment nyo. And kung meron kayong mga request video, tutorial, comment nyo lang sa baba kasi gagawan ko naman agad yan. Ayan. So, huwag nyo kalimutan mag-subscribe and hit the bell button and pakihit na rin ang like kung gustuhan nyo. Ayun lang. Salamat. Thank you. Bye.